Hey, welcome back to our tutorial, guys. So, ngayon naman ang gagawin natin is gagawa tayo ng slide grading system. Okay, so enter niyo yung ito yung gagawin natin. Okay? Yan. Una, enter your name. Then lalagay kayo, ilalagay niyo yung grade niyo. Limang subject. C++ programming, math, English, science and history. Then automatic ilalabas dito yung average niyo. Then ito yung mga criteria. Okay? Once nang grade niyo is 95 to 100, it will be excellent. 90 to 94, very satisfactory. 85 to 89, satisfactory. 80 to 84, very good. 75 to 79, good. Then 74 below, you're poor. Okay? So, let's do it. Okay, so guys, ito yung review number 2. Ang gagawin natin dito is like grading system. So, una, gagawa ako ng variable. Okay, lalagay natin dito is declaration of variables. Okay, so declare ako dito ng string name. Okay. Then declare ako ng integer, no, ng mga integer lang yung mga grade natin, C++, C prog, lagay natin is programming. Okay? Dito naman is yung math, science. What you call this one? Science, then history. What's the other one? English. Okay. English. Then history. Ito yung mga variable na hawak dun sa mga i-input natin. Okay? Sa mga grade na i-input natin. Next is integer average. Okay? Kukunin natin yung average nung grade. But I will declare also here sum is equal to 0. Okay? So, ngayon, punta naman tayo dito sa next steps. Ask the user to input grade information, input name and grades. Okay? So, first, siyempre, gagawin natin is cout. Lagay natin dito is enter your name. Okay? So, lagay natin dito get line. Lagay natin dito is scene. Then, yung name. Okay? Next, cout, enter grade in C++ programming. Then cin, lagay natin dito yung variable na programming. Next is cout, enter grade in math. Okay? Cin, lagay natin dito is yung math. Okay? Next is cout, enter grade in science. Okay, cin science.
Okay, next is Cout. Enter grade in English. Okay. Cin, then English. Next, Cout. Okay, ulit-ulit kang very basic. Enter grade in history. Yan. So, Cin, then history. Now, lagay natin dito is computation. So, the next step is computation. So, kukunin natin yung sum nung programming plus math plus science plus English plus history. Ayan. So, una, declaration of variable. Ito, lahat ng mga variables na gagamitin nyo, declare nyo na. Then, magtatanong tayo, see out, asking the user. Ito yung mga tanong natin. Okay? So, mag-input yung user ng number. Then, computation, kukunin natin yung sum and then average. Okay, so pagkuha ng average, kailangan sum divided by ilan yung grade? 1, 2, 3, 4, 5. Ilang subject pa? So, 5. So, then, display the output. Lagay natin dito, comment. Display the output. See out. Lagay natin dito is the average. Okay, lagay natin is your average is, okay. Lagay natin dito is average. Okay, then, lagay natin dito yung condition. Okay, ang condition natin, ito, if average is 95 to 100, the system will display excellent. Okay, so if okay, average is greater than or equal to 95, okay, gagamit tayo dito ng end operator kasi kailangan mag-true siya. Okay, pag nag-true yung dalawang condition, okay, pag nag-true yung dalawang condition, so ipiprint niya yung message. Then, average less than or equal to 100. Okay. Once na ang average mo is mataas sa 95, and mababa sa 100, pasok siya dito. So, ipiprint niya yung Cout. Lagay natin dito is excellent. You are excellent. Lagay, ganyan na lang. Excellent. Yan. Okay. Next is else if. Gagamitin natin dito yung if statement, then if else statement. Okay. So, average is greater than or equal to 90 and average is less than or equal to 94. So, hanggang 94 lang. So, once na ang average mo is 90 or mataas sa 90 and mababa sa 94 or equal to 94, ito naman yung pipiprint niya. Okay? So you are satisfied, very satisfied. Okay, else again another condition, average is greater than or equal to 80 or 85. Okay, then n average is less than or equal to 89. Okay, the system will display
you are satisfactory. Okay. Gayon natin ang end line para maganda yung output. Okay, so next, else if statement again, average, hanggang matapos natin yung ano, is equal to, ilan ba yun? 85, so 80. Okay, and average is less than or equal to 84. Pag ganyan, ang ini-display niya is you are good. Ma? Okay, review natin yung output. Very good. Pag 80 to 84 is very good. You are very good. Else, again, another else statement, else if average is greater than or equal to 70, 80 to 84, very good, 75 to 79, okay, natin dito 75, and average mabababa or equal to 79. Then, ipiprint niya ito pag pumasok din sa condition na yan. Okay, you are good. Okay. Next is else. Pwede tayong mag-else na dito at ganyan na lang natin, ganyan na lang gawin mo. Gawin nyo, o you are good. Yan. Pwede yan, or pwede nyo gawin itong ulit. Pero, ang mas maganda dyan, else na lang, kasi kung makikita nyo, pag wala dito sa mga condition, hindi siya nag-true dito, automatic, dito na siya pupunta, kasi wala naman siyang condition ng ginawa. Okay? So, I hope na intindihan natin yan, ano? So, kung hindi nyo naintindihan, sabi ko nga, review to more on programming dito. So, kunting explanation na lang. So, nasa part 1 to, ano, review number 2 ito. Pero dun sa pinakamahabang video, ito ay part 1. Okay, so, try natin i-run kung ayos ba. Para makita natin. Okay, interior name, JP Cesar. Grade in programming, for example, 95, okay, sa math is 93, for example, science is, lagyan natin as 89, oh, tatas ang number, okay, lagyan natin dito is 85, then history is, for example, 83, okay, your average is 89, and you are satisfactory. Okay? So, I hope nakuha niyo yung pinaka-program niya. Napakadali lang, ano? So, basta masundan niyo lang to. Paano mag-declare? Declare niyo yung mga variable na gagamitin niyo. Next, ito yung question na itatanong niyo dun sa user na mag-enter ng name and what you call this one, the grade. And then, computation. Okay, computation. Siyempre, ang pagkuha natin ng average, kailangan makuha muna natin yung sum. And then, yung sum, i-divide natin sa number of subjects. So, number of subject dito, kung makikita nyo, is 5. Okay, ngayon, i-display natin yung output na average. Kung ano yung lumabas doon, i-condition na dito. Kaya, lumabas kanina is 89. So, you are ano yung lumabas na output kanina? So, kung 89 yon, kung 89, so, andito siya. You are satisfactory. Okay. Try natin i-run again. Okay. JP. Start. Okay.
Interior programming, for example, here is 94. Sa math, for example, 85. Then sa science, for example, 82. Sa English, for example, 77. History, for example, 75. Okay? So, your average is 82 and you are good. So, tingnan nga natin dito kung ang 82 is nasa ang criteria. Yung 82 is nandito. Okay? 82, 84, very good. So, tingnan nga natin. You are very good. So, tama yung program. So, you can see, ito lang yung program ng computation of grade. Okay? It's like a simple grading system. Okay? So, I hope you understand. If you have question, just comment below. Okay? Thank you.